Hello! Kumusta na po kayo? This is Joy and welcome to my channel, iAomi TV. Kahapon, napilitan akong lumabas ng bahay kasi paubos na ang aming supply. Kaya para matiyak na may kakainin pa kami sakaling masyadong maghigpit ang lockdown, ay sumaglit ako sa pinakamalapit na grocery store. At nang pauwi na ako ay may nadaanan kaming tindahan ng mga gulay at iba pa. So, dumaan kami at nakita ko ang mga bayabas na hinog na tinda nila. Yung iba ay medyo overripe na. Bumili pa rin ako kasi bigla akong na-miss ang ginataang bayabas. Kaya pagdating ko ng bahay, niluto ko agad. Ito po yun. Kung kayo ay isang Ilocano, marahil ay pamilyar kayo dito. Yun nga lang, dahil panahon ng pagtitipid at wala ding oras para mamili sa bayan, ay pinagtiyagaan ko na lang kung ano yung mga ingredients na mayroon ako. Pasensya na po, hindi ko maipapakita ng step by step yung ginawa ko dahil medyo may issue sa camera ko. Madali kasing mag-init at hindi ako at ease na maya't maya ay pinipindot ito kasi minsan basa pa ang kamay ko, ganyan. Eh, nagmamadali na akong magluto dahil gabi na. Gusto ko kasing maluto ito agad dahil ayoko nang ilagay pa sa ref yung yung gata. So, ito po yung mga ingredients. Bayabas na binalatan, hinate, at pinaghiwalay ang buto at laman. Tapos yung buto nilagyan ng mainit na tubig at sinala. Yun ang yung tubig na yon. Yun yung pinagsalaan, yun yung ilalagay sa kaserola na may gata para paglutuan. At ito pang ibang sangkap na meron ako. Kaya no choice, kundi ito lang ang mga gagamitin ko ngayon. Ang itsotanghon. Ayan. Tapos, sago na maliliit. Wala kasi akong mabiling malalaki. Mas maganda sana kung yung malalaki. Tapos, iba't ibang kulay. At, tinapay. O pandesal. At syempre pa, may gata. Asukal at kunting asin. So, eto na po. Lutuin na natin. Kapag nakahanda na ang kaserola na may yung pinagsalaan ng buto ng bayabas at ng na dinagdagan ng gata, ayan, pakuluan. Kapag kumulo na, ilagay ang bayabas. Tapos, lagyan na rin ng asukal. Sunod-sunod nang ilagay yung iba pang ingredients o sangkap. Gaya ng sotanghon. Sago. Dapat malalaking sago ito na iba't ibang kulay. Kaya lang wala. Kaya pinagtiyagaan ko na itong maliliit. Tapos, ayan, lutuin lang. Pag malapit nang maluto, ay lagyan ng ito, yung pinirapirasong tinapay o pandesal. Pang lang to, pampalapot din lang.
At ewan ko kung bakit, pero nakagawian na namin to na nilalagyan din ng konting asin para mas maging malinamnam siya. At syempre pa, ang pinakahuli ay ang kakang gata. So, ayan na po. Pag kumulo na, ayan, syempre habang niluluto yan, tinitikman. Pag okay na yung lasa, ayos na. Ready for serving na. Kaya lang mas matamis ito kapag medyo malamig na kaysa kung yung bagong luto. So, palagay ko mainam ang reciping ito ngayong panahon ng ECQ kasi nakita nyo naman, bayabas pa lang, masustansya na yan. Tapos, pwedeng pang merienda. At kung walang maulam, nung bata pa ako, kahit nga ngayon eh, okay lang to na ano eh, iulam ko to sa ano, sa kaning lamig. Bahaw. Ay, panahon ng ECQ, panahon ng pagtitipid, bawal ang maarte, lalo na sa mga katulad ko na wala namang karapatang mag-iinarte. Ayan po. Muli, maraming salamat po sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe na po at pakiclick na rin ang notification bell para sa aking mga uploads. Mag-ingat po tayong lahat. Bawal lumabas ng bahay kung hindi naman emergency o napakahalaga. Bye-bye and mabuhay!